Yun, kumusta mga kapot-pot? Sa video na to magkakabit lang tayo ng cleats sa ating bagong sapatos. Sa ngayon, papakita lang natin yung itsura niya, pero soon, magiging available na to sa Sarap Magbike Shop sa Mindanao Avenue. At magiging available din to sa Shopee. At syempre, magiging available din sa coming soon na Sarap Magbike Shop sa Muntinlupa. Kaya napangan niya mga kapot-pot, dyan tayo naging abala ngayong mga nakarang araw. Kaya hindi tayo nakapag-ride masyado dahil nire-renovate yung magiging Sarap Magbike Shop sa Muntinlupa. Okay, so ngayong araw ikakabit lang natin itong SPD cleat set dito sa ating Sarap Magbike cycling shoes. So itong ating Shimano SPD cleat set binili natin sa Sarap Magbike Shop sa Mindanao Avenue. Ang halaga nito 850 pesos. Tingnan muna natin itong package natin ng Sarap Magbike na cycling shoes. So kasama sa box ito lang yung sapatos lang mismo, hindi kasama itong hindi pa kasama itong Shimano SPD cleat set. So ito yung itsura ng ating cycling shoes. At may kasama pa, ano kasama ito? Matandang kasabihan. May kasama pa matandang kasabihan. Ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe ay swertihin. Ay hindi mag-skip ang ad. Mas maraming kiswertihin. So ito ang itsura ng ating cycling shoes. Yun. Actually, dalawa to. Dalawang pares to. Itong black, pang-road siya. Pang-road, pero actually hindi lang siya pang-road. Kasi pag titignan mo sa ilalim, dalawa yung provision niya para sa kids. Pwedeng road. Itong tatlo na to, yan yung kakabitan mo kung road cleats ang gusto mo gamitin. Kasi ito naman, ito yung pang MTB. Yan yung gagamitan natin ito. So, pero yung forma nito, pang road talaga siya yung itsura. Pero dual lang yung attachment niya na pwede. Tapos yung isa naman nating Ian Howe Sarap Magbike cycling shoes. Ito. Ito ang pang off-road or pang MTB talaga. Wala pang SRP to, pero definitely magiging budget friendly itong ating Sarap Magbike na cycling shoes. Yan. At hindi pa natin siya i-release talaga until matest natin ang gusto. So ito yung first time na bubuksan natin yung package. Kaya natin siya binuksan para kabitan ng cleat set at matesting natin. Siguro mga, hindi ko alam, papanay-panayin natin ang gamit na itong sapatos na to para malaman natin kung matibay siya, kung komportable sa paa, at kung okay ba talaga siyang i-release sa market. Yan, so ito yung itsura nung pang road na pwede rin pang MTB. Yan. Ito naman yung tapos ito naman yung pang off-road or pang MTB. At gaya ng sabi ko kanina, parehas yan magiging available sa black at white na kulay. So ang kailangan lang natin para magkabit na SPD cleat set, Allen wrench lang. So tanggalin na natin. Buksan natin itong ating cleat set. Yun. So ang pagkakabit na ito, ano nga ba? Ang tagal ko nang hindi nagkabit ng cleat set. Kasi siyempre mga kapot-pot, pag bibili ka ng sapatos, hindi naman yan linggo-linggo or buwan-buwan. Taunan yan. So ito, ano nga ba ang tawag dito? Hindi ko alam. Kasi hatake mo lang pataas, tapos pwede mo nang hilahin. Okay, so tanggalin natin yung sole. Sa loob yata ito. Tama, sa loob yata. Yan. Sarap Magbike by Tomahawk. Yan. Tanggalin muna natin ito para magkaroon ng
Ano nga ba? Pinatanggal ba ito dito? Alam, di ako marunong. Hindi natatanggal yung soul niya kung kamali yata. Pwede naman natin ang tamang alin. Tapos ito, ito pala mga kapot. Kita nyo nag-slide yan, no? Kasi pag ginagamit mo na yan, depende sa comfort ng paa mo, pwede mong i-adjust to. Pwede sagat na sagat doon, pwede sagat na sagat dito. Sa ngayon, hindi pa natin ma-determine kung ano talaga yung tamang posisyon nitong mga tornilyong to. Pero ang gagawin natin, titignan ko yung lumang cycling shoes ko kung paano yung positioning niya. Ah, hindi na pala natin kailangan gamitin itong isang to. Kung ano man tawag dito. Kasi andun sa loob, ayun, makikita natin. Ayun, no, yun yung equivalent niya. So, hindi na natin kakailangan ito. Ayan. So, direkto na tayo dito. Ito yung mismong kakapit sa lead pedal natin. So, ngayon, kunin natin itong isang to. Patong natin dyan. Ayan. Tapos, dito ko lang natin yung mga tornilyo. Tapos, i-shoot lang natin din. Ayun. Ayan. So, ang adjustment nito mga kapot-pot, pwedeng sideways. Ayan, oh. Nakikita nyo, kitang-kita, walang daya. Na-adjust sa sideways. Tapos, na-adjust din siya ng up and down. Horizontally and vertically. Ayan, so ngayon, kanina tinignan ko yung lumang sapatos ko, tinandaan ko lang yung position niya. Siguro a few centimeters dun sa baba. Ayan, tapos ito yung sinasabi ko kanina, ikakabit lang natin to, pero ang actual na adjustment nito ay sa ride na. So importante na habang nasa ride, magdadala tayo ng allen, tapos habang pumipedal tayo, doon natin papakiramdaman kung tumatama ba yung gilid ng sapatos, dun sa crank arm, or kung hindi tayo komportable. Yan. Pero sa ngayon, ganito lang muna ang gagawin natin tabi. Yan. Dali lang. Tapos isa naman. Na kung napapansin nyo mga kapot-pot, apat yung nakakabit na tornilyo dito, pero dalawa lang yung gagamitin natin. Ayan, itong pinaka attachment nya, itong makikita nyo naman kung ano ang dapat nasa harap at nasa likod. Pag nakuha itong plate na to, kung saan siya magsushoot na hindi malalaglag. Eh. Kasi pag sa kabila mo nilagay, wala siyang kakapitan dyan. So dito yan, sa side na to. Ayan. Ganyan lang. So ulit, ma-adjust mo siya sideways. Ano, left, right, or up and down. Ganun. Importante ito mga kapot-pot na pag nag-ride ka na, may dala kang alin para ma-adjust mo. Kasi mahirap kapag ka, halimbawa, kinabit mo yung attachment mo, tapos hindi ka komportable sa ride mo, tapos pinilit mo, hindi magiging advantage sa iyo ang paggamit ng cleats. Mahihirapan ka lang. Magiging cause pa siya ng discomfort ng ride. At pwedeng magkaroon ng tendency na pupulikatin ka o kaya madali ka mga ngawit. So imbis na makatulong sa iyo yung paggamit ng cleats, mas mahirapan ka pa. Ayan, so nakabit na natin mga kapot-pot. Sa tansya ko parang paling pa talaga eh. Pero ganoon talaga. Sa pag-testing natin yan sa ride, saka natin malalaman.
Yan. Tapos, kapitin rin natin yung isa. Total, nandito lang din tayo. Tapos yung pala mga kapot-pot, no? Ito isang... Ito, baka hindi alam ng iba. Or pwedeng alam na rin naman ng iba. Ang road bike, pwede mo rin siyang gamitan ng MTB cleats. Actually, ako, yung Norco road bike ko, ganun na nakakabit yung cleats na pang mountain bike. Para hindi ko na kailangan bumili ng panibagong pedal. Tsaka hindi ko na rin kailangan mag-adjust sa paggamit ng MTB. Sa paggamit ng cleats na pang road bike. Kasi nasanay na ako sa ano eh, sa pang MTB na cleats. So, nung nag-road bike ako, hindi na ako bumili ng cleats na pang road bike. Pang MTB na lang yun. So, ayun, nung road bike na ako, decide ako mag-cleats, wala nang adjustment na nangyari. Sanay na agad ako sa off. Ang kaibahan nitong off-road cycling shoes saka nitong road bike cycling shoes, syempre, itong off-road cycling shoes natin, or pang MTB, wala siyang provision para sa cleats ng road bike. Ito, side by side natin. Kung makikita nyo, itong pang road bike, kung makikita nyo itong hybrid cycling shoes natin, meron siyang tatlo na to, yung tornillo, nakakabitan ng cleats pang road bike. Ito wala na. Pang mountain bike lang talaga. So, abangan nito mga kapot-pot sa Sarap Magbike Shop. Kung di nyo pa alam ang location ng Sarap Magbike Shop, kung di pa kayo nakakapunta, sana yung matatagpuan sa number 44, Mindanao Avenue, Barangay Tandang Sora, Quezon City. At ang magiging Sarap Magbike Shop naman sa South ay matatagpuan sa Putatan Mountain Lupa. Abangan ninyo mga kapot-pot, ipapakita natin yung site kung saan tatayo. So kung saan ginagawa yung Sarap Magbike Shop sa Putatan Mountain Lupa. Magkakaroon kayo ng sneak preview. Hindi pa siya tapos, pero makikita ninyo kung ano ang magiging itsura. At sa mga first time naman mag-aaral mag-cleats, meron tayong tutorial niya dito sa ating YouTube channel. Para sa akin, ang pinaka-effective na way kung paano matuto mag-cleats na hindi kasi semplang. Kasi mga kapot-pot, itong pag-cleats hindi ito biro. Pwede kang sumemplang dito ng maraming beses. Kung hindi ka naturuan mabuti. Actually, madali lang naman siya. Madali lang mag-cleats. Basta alam mo yung basic concept kung paano hindi siya semplang. Well, andun yung, andito sa YouTube channel natin yung kompletong tutorial. Pero sasabihin ko na rin, ang pag-cleats, hindi yan paagaling na mag-balance. Ang pag-cleats, ano yan, para sa hatak yan, pag pumipedal ka. Kaya ang sa akin, ang pinaka-basic na tip at pinaka-safe na pinaka-safe paggamit ng cleats, kapag ka alam mong ihinto ka o kapag ka ma-traffic, dinadaanan mo, mag-dismount ka na o mag-disengage ka na doon sa cleats mo para anytime ready kang tumukod ng paa. Tsaka kailangan mindful ka na kailangan alam mo na nakasuot yung cleats. Kasi naranasan ko dati, kasi pag bago ka, yan, madalas ang tendency niyan, makakalimutan mo na naka-cleats ka pala. So, ang mangyayari, pumapadyak, ganyan. Tapos, pagdating sa stoplight, tihinto ka, hindi mo na di-disengage. Yung sapatos mo dun sa pedal. So, ayun, kesemplang. So, minsan naman, nangyayari, naaalala mo lang na naka-cleats ka kapag ka naka-full stop ka na. At, mga ganun pagkakatao, wala na. Pabagsak ka na. Yan, okay na. Nakikabit na natin yung attachment sa ating dalawang cycling shoes. So, pakita lang natin ulit ang tura nito.
So ayun na mga kapot-pot, abangan nyo naman next time yung pag-test natin sa ride na itong dalawang sapatos na to, at malaman natin kung pwede ba natin siyang ilabas sa Philippine market. Abang kayo ng announcement kung kailan sa sarap sa ating Facebook page, facebook.com/ianhao, saka sa YouTube para sa next vlog ng pag-review ng ride natin gamit itong sarap mag-bike sapatos na ito. So hanggang dito na mga kapot-pot, medyo abang-abang sa mga susunod na ride, medyo busy lang tayo ngayon sa pagtatayo nitong sarap mag-bike shop dito sa Maguindo pa. Pero next time, mag-ride na ulit tayo. At kita-kita tayo mga kapot-pot sa opening ng sarap mag-bike shop dito sa South, sa Maguindo pa. At huwag nakalimutan naman ang nakasabihan, nakasabihan ng mga Kastila, mag-comment, mag-like at mag-subscribe, so at yun, hindi mag-signal ay. Salamat!